Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Sa videong ito guys ay magbibigay tayo ng tip sa mga beginners na gustong mag-alaga ng flowerhorn fish. Kasi marami akong nababasa guys na sa comment section, no, marami silang tanong, no, tungkol sa pag-aalaga ng flowerhorn, lalong-lalo na yung mga beginners. So ang pag-uusapan natin ngayon, no, yung mga basic requirements sa pag-aalaga ng flowerhorn fish. Kaya kung ikaw ay alam mo na kung ano yung mga ito, no, pwede mong i-skip yung video na ito, pero kung gusto mo pang matuto, no, so pagpatuloy mo lang yung panonood at pakikinig sa atin. All right, sige. So yung una guys, no, unahin natin yung tank size, no. Kaya kailangan kapag nag-alaga tayo ng flowerhorn, pinaka basic requirement na tank ng flowerhorn fish is at least, no, 35 gallons. And pinaka-ideal talaga guys yung 50 gallons katulad nito yung sa akin. So ito guys ay 50 gallons na tank. So kasi nagdedepende, no, yung growth ng isang flowerhorn fish sa laki ng tank. Medyo kung maliit kasi yung tank nyo guys, medyo pigil din ang kanilang paglaki. So kailangan talaga malaki yung tank natin. Pangalawa, kailangan natin ng aeration, no? Kasi ang flowerhorn fish, hindi siya mabubuhay kapag walang aeration, no, na nagsisilbing oxygen, no, sa ating aquarium. So ano ba yung mga aeration na ito? So pwede tayong gumamit ng top filter, no, kung saan may tumutulo sa taas at nagkakaroon ng water agitation, so nagkakaroon ng oxygen. Ang pangalawa is ito, kung wala kayong top filter, ito pwede yung sponge filter, no, na mayroon tayong air pump, no. Yan, so yun yung air pump. So kailangan ng oxygen guys sa ating mga flowerhorn fish, or kailangan ng aeration. And then pangatlo, no, kailangan din natin na ang aquarium natin ay meron tayo mga filter medias, no. Ano ba ito mga filter medias? So pag sinabi nating filter medias guys, diyan ang tumitira, no, yung mga beneficial bacteria. Usually ito ay tumitira sa mga rough surfaces. Ano-ano ba yung mga rough surfaces na nilalagay natin sa ating aquarium? So unang-una, no, ito yung sponge filter natin. So pinamamahayan niya ng mga beneficial bacteria. Pangalawa, itong mga porous rings natin katulad nito, pinamamahayan din niya ng mga beneficial bacteria. Isa din yung filter media, no. So ang tawag diyan is biological, no, na filter media. At ang pangatlo, no, ito yung mga filter pads or yung mga filter wool na nilalagay natin sa loob ng top filter. Diyan din nabubuhay yung mga beneficial bacteria na para kumain ng mga harmful bacteria na katulad ng nitrates at nitrites at saka ammonia, no. So kung napapansin niyo guys, crystal clear yung water natin sa aquarium, no, dahil diyan sa mga beneficial bacterias na yan. Kahit wala tayong UV light, naki-clear ng ating beneficial bacteria yung ating water. Kasi kapag cloudy kasi yung ating tubig, no, usually yan yung diyan, nandiyan yung presence ng ammonia, kaya nagka-cloudy yung water natin. Kaya para ma-avoid natin yung cloudy water, kailangan natin nalagyan ng mga filter medias at padamihin ang mga beneficial bacteria. Kung lalagyan niyo ng filter media, no, ang inyong aquarium, mas maganda. Marami kayong ilalagay, guys, no. Okay, so yun ang mga basic requirements. At syempre, no, para ma-appreciate mo yung itsura, no, ng iyong flowerhorn fish, kailangan mo ng ilaw. Ayan, so kasi hindi maganda tingnan yung flowerhorn kung walang ilaw, guys. Katulad nito, papatayin ko yung ilaw. Ayan, so hindi mo talaga siya ma-appreciate yung beauty niya, no? Whereas na kapag may ilaw na talagang nakikita yung kulay niya. So kailangan natin ng ilaw, guys, no? Maganda din yan. At alam natin, no, no, yung ilaw nagpapahelp din yan sa pagpapatingkad ng kanilang kulay. And kailangan din natin ng heater, no? Ayan, may heater tayo dito.
So yung heater guys, usually no, ginagamit ko lang yan kung masyadong malamig yung panahon. At every time na yung tubig na winawater change ko ay medyo malamig, so ginagamit ko yung heater. Pero minsan ko lang ginagamit yan kasi syempre alam naman natin ano yan, malakas yan sa kuryente. So yun guys ang pinaka basic requirements natin. So kung nag-aalaga tayo ng flower horn fish guys, tandaan na dapat ang aquarium natin ay bare bottom lang. So ibig sabihin wala tayong mailalagay na mga dekorasyon no sa ating aquarium kasi yung mga flower horn fish natin ay mga territorial fishes yan. Usually sinisira nila yan guys no. At lalong-lalo na kung meron tayong may mga malalaking bato no sa ating aquarium, mahilig kasi yung flower horn na kumiskis ng kanilang katawan no sa mga sa mga bato na yan. Kaya minsan nasusugatan, kaya mas maganda na tanggalin natin no lahat ng mga decorations. Katulad din ng mga ano minsan ng mga gravel no. So minsan no kasi yung mga flower horn kinakain nila yung mga pebbles ng mga gravel natin na sanhi ng pagkamatay nila. So ang pinakamaganda guys na ilalagay natin sa ating aquarium ay yung mga porous rings na lang no. So kasi yung porous rings medyo malaki yon, hindi nila malunok. So and then usually no kinakagat-kagat lang naman yan nila at hindi naman yan makakasugat sa kanila kasi yung porous rings ay magaan lamang no. So yun guys no. So yun yung para sa mga beginners no na gustong mag-alaga ng flower horn. Pero guys may nagtatanong no, paano kung ano maliit lang yung aquarium? Wala namang problema guys no kung maliit yung aquarium mo para sa flower horn fish. Katulad nito sa akin, ito yung mga flower horn ko katulad nito. Ano na yan, adult na yan, pero nasa maliit lang na aquarium, beta aquarium pa nga to guys, no? So ako naman kasi ano naman kasi ako eh I'm not in, yun nga yung sabi ko, I'm not into grooming no for breeding ako. Pag breeder kasi guys, kailangan talaga na marami kang malalagay na flower horn no. So kaya ito yung mga maliliit na tank, dito lang yung mga flower horn fish ko. So yun nga lang guys, kailangan tiyaga ka lang sa pagwa-water change kasi the more na maliit yung tank mo, the more na syempre mabilis magkaroon ng or mabilis dumumi no yung tubig ng aquarium. So yun guys. So kung gusto niyo no, kung maliit lang yung tank niyo, wala namang problema no. Kung hobbyist lang naman kayo na gusto niyo magkaroon ng titingnan-tingnan after niyo magtrabaho, okay lang din naman no na maglagay tayo ng maliit na tank. Mga babae no, lalagay ko guys sa mga maliliit na tank no. So may tatlo akong babae dito. Ito siya guys, then ito sa 5 gallons lang. So ayun no, I hope may natutunan kayo guys sa mga basic requirements no sa mga beginners no. Yun lang no yung kailangan ninyo no. Yung pinaka basic talaga no, aerator, aquarium, tsaka tubig no. So yun lang no, kung meron na kayong aerator at aquarium, pwede na kayong mag-alaga ng flower horn fish no. So kung wala kayong heater, okay lang din naman no kasi dito sa Pilipinas hindi naman masyadong malamig yung ano natin, yung panahon natin. So mainit no, mainit din tayo dito sa Pilipinas. So yun guys, oh, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget to subscribe sa ating channel Sashimi the Flower Horn Fish. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next upload. Bye-bye.